Ayos, ang ganda-ganda mo na ngayon. Tignan mo, dahil mo bling-bling. Oh, actually, everyday wear ko lang talaga to eh. Yeah. Ay, ang liit talaga ng mundo, no? Oo! Anong ginagawa mo dito? Magpapaayos ka ba? We own this. Grabe ka, Des. Hindi mo lang sinabi sa akin na nandito ka na pala sa Pilipinas. Akala ko nasa Dubai ka pa. Actually, bumibisita lang talaga ako dito, di ba? Noreng, alika na! Oo, kasi alam mo, ang busy ko. Madaming nangyari. Okay. Teka muna, saan na? Saan ka pumunta? Sino kasama mo? Wala! O, sige ha. Ma'am, naiwan niyo po yung credit card niyo. May kakilala pala kayo sa Maynila? Ha? Oo, pero matagal na yun. Ay, bakit ko hindi na lang imbitahin natin si... yung mga yun para sa tribo ni Goldie? Para may nakilala po siyang mga bakit. Alam mo, ikaw ang dal-dal-dal mo. Kanina ka pa yan, dalantaga ka eh. Tawagin mo na yung driver! Ayan na po, paparoon ka? Adrina! Adrina! OMG! Oh my God! Ikaw nga! Oh my God! Jasmine? Julibel? Eh ako... Mocha! Ay, bakit ko na alam siya? So, nakita niyo rin si Audrina? Yes, ma'am. Nakita namin siya kasi ang weird. Kasi ano lang siya, hi, bye, ganun lang, di ba? Okay, thanks, bye lang yung sinabi sa amin, ba? Ayun nga, iniisip ko kasi kanina, sobrang pagmamadali niya, naiwanan niya yung credit card niya dito. Ay, credit card? O, di ba, tagal namin hindi nagkita? Tapos gano'n na lang yun? Play ka na lang agad? Walang... Ay, mga Box, tampororot naman ang best friend. Pero Box, ang bongga ng lola mo. Ang ganda ng sasakyan, di ba? SUV. At meron pang chauffeur, ha? Ay. Alam mo, nararamdaman ko, feeling ko lang, ha? Nagka-jowa yan ang mayaman sa Dubai. Baka chef? Anong chef? Yung tupa? Hindi, yung chef, yung luto-luto. Ah, chic kasi yun. Pero in fairness sa kanya, no? Doña na siya. As ang dami niya pang utang na chika sa atin. Ay, totoo yan. Kaya mabuti pa. Akin yan, ha? I-surprise natin si Audrina. Ay, Max, good idea. Punta tayo sa bahay niya. At plano kayo ng plano. Alam niya ba kung saan siya nakatira? O alam mo ba? O Christy, alam mo ba? Tanga-tanga ko. Sinulat ko yung pangalan, address, telephone number ko sa logbook. Hindi ko naman kasi alam na siya yung may-ari ng salon. Ito na nga ba yung kinakatakot ko eh. Yung magkita ulit kami ni Christy. 18 years tayo nagpakalayo-layo. Isang beses lang tayong bibisita. Nagkita pa kami! Relax ka lang, Audrina. Kahit magkita po ulit kayo, wala kang dapat ikatakot. Wala naman alam si Christy sa totoo eh. Pagkatapos ng debu ni Goldie, umalis na tayo agad-agad. Wow! Ang ganda! Ang ganda-ganda! Naku, Goldie! Prinsesang-prinsesa ang dating mo dito. Ang ganda! Tingin niyo po, sino po kayo pupunta sa party ko? Eh, di yung mga kaibigan ko dun sa atin. Tsaka si Gob. At tsaka yung anak niyang Pogi, si Gabriel. Pogi ba yun, ya? Baka feeling Pogi. Eh, bukod sa kanila, sino pa kaya? Eh, baka yung mga kaibigan ng mami mo. Kasi, nung isang araw, nakita namin yung dating best friend ng mami mo. Talaga po? May kaibigan si mami dito sa Manila? Oo! Sana yan, may mga anak din po sila. Yung kasing edad ko po para pwede ko maging kaibigan. Malay natin. Diba? Sabi naman ng daddy mo, siya ang bahala. Edgar, ano na? Nasaan ang 18 roses? Nandiyan na. Mga ano, bodyguards. Pwede na yun. Ano? Mga bodyguards ang kasayaw ni Goldie sa 18 roses. Hayaan mo na. Eh, kasi naman sa ibang lalaki na hindi natin kilala. Oh, Edgar. Oh, Gov! Hi! Hi, lang. Governor. Madam Mariela. Thank you for coming. Tita Audrina. Hello, Gabriel. Maraming salamat. Tito Edgar. Kamusta po? Buti naman nakarating kayo. Basta kayo nag-imbita, hindi pwedeng hindi kami pumunta. Nasa na nga pala ang debitant? Thank you.
Ladies and gentlemen, I present to you my one and only princess, Goldie del Prado. Thank you po, Mommy, Daddy. Pero, nasan po yung mga ibang bisita? Kailan ba talaga yung pumunta dito? Wala ba kayo ibang kasama na taga-probinsya? I guess. Hindi rin siguro sila inimbita. Alam mo naman ang mga taga-lugar natin, hindi bagay sa mga parties na tulad nito. Bakit? May iba pa bang gusto makasama? Eh, kasama mo na ako, ang future governor ng probinsya natin. Tara, selfie tayo! Ganda talaga. Salamat. Gandang lalaki. Tiga mo. Bagay na bagay sila sa isa't isa, di ba? Oo nga eh. Alam mo, I can see the future in these two. Balang araw, si Gabriel ang papalit sa akin bilang governor ng probinsya natin. At kung meron mang babaeng karapat dapat sa kanya, si Goldie yun. Go naman. Kakaipin pala ng anak namin. Pag-aasawa na yung pinag-uusapan natin. Alam mo, Edgar, doon din papunta yun. Isipin mo, sakali lang nagkatuluyan yung mga anak natin at nagsanib puwersa ang ating mga pamilya. Ang yaman nyo at ang mga koneksyon namin. Aba, tayo na yung magpapatakbo ng probinsya natin. Akin lang si Goldie. Walang pwedeng makinabang sa kanya kundi ako lamang. Ang hirap din siguro makipagsayaw sa mga taong hindi mo masyadong kakilala, no? Dapat ang nagsasayaw sa inyo ngayon, kaibigan o kapamilya, hindi bodyguard. Kaya ako nga hiningi itong party na to eh. Gusto ko yung may bago akong makilala. Mga kasing edad ko na pwede ko maging kaibigan. Binigyan nga nila ako ng ang grandeng party. Pero tingnan mo, wala rin namang ibang tao. Itong yung bahay ni Audrina. Ito, sure ka. Oh. Sigurado pa kayo? Yes na yes, sir. Ito yung nilagay niyang address sa logbook eh. Oo, 99. Nakakaya naman na darating tayo nang walang pasabi. Baka pwede niyo naman tawagan. Hindi na, darling. Kasi nga nawala ko yung number ni Audrina. Tapos, para naman kapatid ko na yun eh. Di ba? Hindi naman magagalit ako nandito na tayo. Hi, Kuya! Hi, Pogi! Di ba po taga dito si Audrina? Private party po ito, sir. Hindi, actually, kasi Manong, ganito yan. Wala naman po kami dito para dun sa party. Actually, kasi nga kaibigan kami ni Audrina. Yes! Na kami. Pasensya ka na, anak, ha. Konti ng bisita mo ngayon. Alam mo naman na wala naman tayong kilala masyado dito sa Maynila, eh. Okay lang po yan, Dad. Naiintindihan ko po. Hindi ka naman dyan para sa akin. Alam mo naman na lahat ginawa ko na para maging masaya ka. Hello lang kami. Ay! Hindi mo mga friends kayo na yung Madam Audrina? Yes! Kami ng kosa. Papi, okay na yan. Okay na lang, Madam. Okay na kami. Pakipasok ka lang. Eh, may party po kasi sa loob. Birthday ng anak niya. Hindi pa kami wrong timing? Ay, hindi naman doon siguro. Sige, papasok ko kayo. Matutuwa siya. Ay, hindi kayo. Tuloy po kayo. Pasok ko kayo, nandito po yung party. Ito po, oh. Bigla ka yata namin, eh, paano kasi bitin last time? Kaya gustong-gusto ko namin makita. We're so excited. Sorry, na gate crash kami. Madam, pinapasok ko na po sila kasi, di ba, friendship niya naman sila. Para din po may dagdag na bisita si Goldie. Di ba po? Nga naman. Wait, sino siya sa may birthday? Oh, siya si Goldie. 18th birthday niya ngayon. Ah, party niya to. Anak namin siya ni Edgar. Ha? Oh! Wow! Bes! Nagkatulong yan kay ni Edgar? At yung mama? Paano nangyari yun?
lang. Nanalo kayo sa loto sa Dubai, no? Ah, aminin. Hoy! Loto naman pala. Ay, napaka-intrigeran nyo. Bakit di mo na kayo bumati sa may birthday? Ba't iba ba? Happy birthday! Sira. Happy birthday, Goldie. Ako nga pala si Christy. Besi kami ng nanay mo. Ito nga pala yung husband ko, si Marcos. Happy birthday, Goldie. Salamat po. Christy! Oh! Alam nyo, buti na lang nagpunta kayo. Ang dami naming handa! Talaga? Ang dami pagkain! Uy, ay! Mga bakla at pagkain! Kumusta ko na? Uy, bakit? Happy birthday! Salamat po sa pagbisita nyo, ah. Kung alam po kayo ng pagkain, huwag po kayo mahiya. Ay, oo naman. Kasi ang sasarap dito. Alam mo, pangatlong balik ko na. Goldie, 18 ka na. Saan ka nag-aaral? Home study po. Bakit naman? Goldie, hinahanap na mga ibang bisita natin. Putahan mo muna sila. Ah, Marcos, Christy. Sandali lang, ha. Kain lang muna kayo dyan. Sige. Excuse me po. Tara. Mahalaga sa amin ang presence nyo. Lalo na ngayon na opisyal ng dalaga ang aming unika, Iha. Kaya palakpakan po natin siya. Goldie, anak, natutuwa ka ba? Opo, Mommy. Thank you po. Thank you rin po, Daddy. You're very, very welcome, sweetheart. Alam mo naman, gagawin namin ng daddy mo ang lahat-lahat para mapasaya ka lamang. Kasi siyempre, di ba, nag-iisang anak ka namin. Alam mo, lahat ng kayamanan na nakikita mo sa paligid mo, hindi yan maihigitan ng kung gaano ka kaimportante sa amin. You are the reason of our happiness. Of everything that makes us happy and whole. We are a part of you, and you are a part of us. Walang makakapaghiwalay sa aming tatlo. At dahil dyan, anak, happy, happy, happy birthday! Masayang masaya ako para sa'yo, Bes. Kasi kita mo naman, oh, successful ka na rin. Kita mo yung mga papato mo dyan. Ang lalaki. Perlas, we're happy for you. You and Edgar deserve all your success. Maraming salamat. Kita mo naman, ha. Ang dati umuutang. Ngayon, ako nang inuutangan. Kaloko si Audrina, ang yaman, parang World Bank. Saan ba nakuha ang pera mo at kayamanan mo? Hidden wealth? Ill-gotten wealth? Ay! Sorry, sarat-sarat lang. Bibiro lang ako. Masayang-masaya ako para sa iyo talaga, Bes. Kasi kita mo naman, ang ganda-ganda ng bahay mo, lahat ng pangarap mo, natupad mo. I'm so happy. Pingin naman ako niyan. Salamat, Bes, ha. Alam mo, minsan nga, bored na ako. Kasi hindi ko na alam kung ano pang pwede kong bilhin. Pero alam nyo, Bax, nakakalungkot din pala yung sobrang yaman, no? Nakaka-bore. Kaya ako, mga Bax, gusto ko na yung buhay nito ni Christy. Oh, sabagay. Mas may natutulungan, may nagagawa, tsaka may nabibigyan ng trabaho. Sabagay, di ba? Ito nga si Marcos, ang yaman-yaman. Si Christy pwede magdonya-donyahan, pero no, no, no. Mas pinili niya pa rin magtayo ng mga chain of luxury salon. At hindi na tapos nagugupit pa yan. Charity-charity pa yan. May libreng paggupit sa mga mahihirap. Uy, ano ba? Ano naman ako kayo? Diba? Pero alam nyo, kanya-kanyang trip lang yan. Eh kung sa trip ni Audrina magbuhay mayamang, buhay donya, walang basagan ng trip, mga bakla. Pareho lang tayo, Christy. Gumugupit din naman ako ng buhok. Ginugupit ko ang buhok ng anak mo. At ako'y nagkakaginto. Idol kita eh. Idol kita. Kaya nga, gusto ko rin magpatayo ng chain of salons. Yung sinasabi mo. Sige, let's go. Let's go. Damihan nyo lang, ha? Teka, wala pa pala tayong regalo doon sa birthday girl. Ay, oo nga. What about gift of laughter? Pwede na ba yun? Ay, pasok yun. Sana sa bawat higarilyong hindi-hit-hit mo, sa bawat alak na iniinom mo, naisip mo kung ilang pagkain ang tiniis kong hindi kainin, para lang may padala kayo! Aray! Pinalingan mo masyadong. Wala akong pakialam!
Ibalik niyo sa akin si Junjun! Ibalik niyo sa akin ang anak ko! Ibalik niyo sa akin! Aray! Ano ba nalagyan ka ba sa akdan? Kalo ka sige, FBM na ako, itigilan natin ito. Ay! Oh, wala ba kayo mga kapatid? Siyempre, patiin na natin. Happy birthday naman sa'yo! Happy birthday! Happy birthday! Thank you po, Gov. Abner, Madam Ariel, and Gabriel. It's my pleasure, my princess. Huwag kang mag-alala. Alam ko namang hindi mo ako mamimiss ng gusto kasi I'm sure mapapanaginipan mo itong mukhang to sa pagtulog mo. But just in case na namimiss mo na talaga ako, alam mo naman kung saan hotel ako naka-check-in. Tawagan mo lang ako. Okay, good night. Thank you for coming. Thank you for coming. Thank you, thank you, po. Maraming salamat po sa pumunta niyo. Sige. Bye, thank Gabriel. Thank you, po. Thank you. Thank you, po. Ay! Bye-bye. Happy birthday ulit, Goldie. Thank you, po. Happy birthday, and may all your wishes come true. Yes, because you deserve all the good things in this wide world. Thank you po. Okay, thank you din sa inyo sa pag-entertain nyo sa amin. Thank you. Malit na bagay na mga. Tara nga, tara. You want more? We'll give you more. Pa. Happy birthday, Goldie. Thank you. Happy birthday, Goldie. Thank you. Oh, paano mauuna na kami ha? Happy birthday ulit. Thank you po. At saka, magkita tayo ulit. Balita ko, first time mo dito sa Manila. Papasyal ka namin sa... Hindi, pagod na siya. Papasok ka na, di ba, anak? Di ba, pagod na pagod ka. O, ayun, pausta pa ko siya, anak ko. Nakakaawa naman yung anak ko. Sige na, mag-good night ka na sa kanil. Magpasalamat ka. Thank you po. Good night, ha. Good night po. Good night po. O, ayan, sige. Good night. Good night. Thank you. Good night, nak. Bye. 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 Sino mo si Audrina? Edgar. Edgar! Gumising ka nga! Ano ba yun? Nakita na kasi si Chris at si Goldie. Yung kinakatakot kong mangyari, nangyari na. Mag-relax ka nga lang. Wala naman nakakalam totoong pagkatao ng anak natin eh. Kahit na! Di ba may kasabihan nga tayo na walang lihim na hindi nabubunyag? Ano gagawin natin? Bukas na bukas din. Babalik tayo. Ayoko nang magkita pang muli si Christy at si Goldie. Nakapagpabuka na ba na flight? Hindi pa eh. Ano ba? Di ba pinag-usapan na natin to? Na pagkatapos ng debut ni Goldie, papalik na tayo ng probinsya? Ang hina mo talaga eh. Sige na. Lagaw ko na paraan buka. Mommy, oh. Daddy. Goldie. Gusto ko lang po sana mag-thank you sa inyo sa padibon niyo po sa akin. You're welcome. Oh, good night. Mami, pwede po bang dito po ako matulog? Oo ano? Naman. Tara. Talaga po. Sige po. Sige. Sige po. Ah, anak. Anak, eh, ang sikip na natin eh, oh. Tapos, dito ka pa matutulog? Okay lang po yun, Mami. Mas okay nga po yung masikip eh. Para mas maramdaman ko po yung family natin tsaka yung presence po ninyo. Anak, gusto yung kuman na dito ka matulog. Nag-uusap pa kami ng daddy mo eh. Usapang matanda, bawal ang bata. Kaya bumalik ka na sa kwarto mo, mandun ka na matulog. Sige na, good night! Good night, sige na. Good night. Sige po, good night. Sige po. Na. Good night po, daddy. Tulog ka na ah. Apo. Good night.
Prinsesa ko, alika na. Handa na yung higaan mo doon. Matulog ka na, makapagpahinga ka, ha? Dito po muna tayo. Samahan niyo po ako. Ayoko, dili pa ako nangaliligo. Hindi pa nga ako nakapunas ang alcohol man lang. Okay na po, Yaya. Amoy kusina ako, ayoko. Okay na po, Yaya. Dali, upo po kayo dito. Ano? Ano po kayo dyan, Yaya? Itong batang lahat po ng pagod niyo, Yaya. Lahat mawawala. Ayan po. Golde, ito na yung milk. Tingnan mo itong batang to. Dito na natulog. Tulog na, prinsesa ko. Sweet dreams. Daddy, yung ganda ng anak ni Audrina, no? Si Goldie. Oo nga. Parang ikaw lang. Actually, alam mo, mukha mo nga eh. Darling, ang aga-aga, binubola mo na naman ako. Pero yung totoo, parang ang gaan-gaan ang loob ko sa kanya. Parang nakita ko na siya noon. Ako rin eh. Alam mo, parang nakilala ko na siya pero parang hindi ko maintindihan. Kita mo, parehas tayo. Ang bait-bait pati nung batang yun. Alam mo, ang ganda ng pagpapalaki ni Audrina sa kanya. Alam mo, Christy, nandito pa yung anak natin si Anna. Magkakasundo sila ni Goldie. Magiging mag-best friend pa sila. Parang kayo ni Audrina. Eh, darling, makikita pa naman natin si Anna, di ba? So, pwede ba sila maging mag-best friends ni Goldie? So, pag nahanap natin siya, besi na sila agad, asap. Christy, 18 years na natin hinahanap ang anak natin, pero hindi natin makita. Marcos, habang nabubuhay, may pag-asa. Mahanap natin yun. Ikaw ang kumuha sa anak ko? Oo. Sir, patawarin niyo po ako. Nasaan yung anak ko? Nasaan yung bata? Nasaan? Wala na po. Anong wala? Kung kinita mo yung anak namin, di ba dapat hihingi ka ng ransom to sisistoli mo sa amin? Sir, sir, ipaparansom ko naman yun eh. Kaso lamang yung oras na yun, bigla po siyang tumakbo. Inabol ko naman pero hindi ko na siya nakita. Isang taong kulang bata! Natakasan ka! Hindi ko alam paano nangyayari yun. Hayapin mo yan ako! Hanapin ko! Sir, huwag niyo nakalapin. Matay na yun eh. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Ibalik mo yan ako. Sa tayo nagbabayad ng detective para hanapin yung anak natin. Mahirap man tanggapin, pero Christy, I think it's time we should move on. Pero darling, hindi tayo dapat sumuko. Hindi tayo susuko. Kahit na maubos lahat ng to, lahat ng meron tayo, ibibigay natin, makita lang natin si Anna. Makikita natin siya. Wala kang utang na loob, ha? Pagkatapos kita pa sa hurad dito ng mahabang panahon, pangungunahan mo pa ako sa mga desisyon ko, atribidang hampas lupa ka! Lumayas ka na ngayon din! Mamalayo po yung Mindanao. Kulang po yung pera kong pamasahe. Wala akong pake! Eh, dito ka sa pamilya mo sa Tondo! Mami? Yaya? Goldie! Go back to your room! Yaya? Bye-bye na. Yaya, huwag niya po akong iwan. Goldie, anak. Makinig ka sa sinasabi ng mami mo. Sige na, bakit ka na? Yaya, huwag niya po akong iwan, please. Talaga, anak. Wala naman forever eh. Pero masaya ako dahil napalaki kita na maayos. Naalagaan kitang mabuti. Huwag mong sasayangin lahat ng itinuro ko sa iyo, ha? Lagi ka magiging mabait. At lagi ka susunod sa mga utos na matatanda. Yaya, hindi. Paano po ako pag wala po kayo? Sino na po magpapantay sa akin? Sino na po makakatabi ko matulog, Yaya? Huwag niyo pong iwan. Mahal na mahal ko po kayo, Yaya. Kayo na po yung pamilya ko. Alam mo, anak? Pamilya na rin ang turing ko sa iyo eh. At mahal na mahal kita. Pero, huwag kang mag-alala sa akin. Dahil magiging okay naman ako eh. At sigurado ako magiging okay ka kasi magkakaroon ka na ng bagong yaya na
Mas bata, mas maganda, mas mabait. Hindi, Yaya, ayoko. Kayo na po yung mabait, Yaya. Wala na po mas Goldie, mabait. I said, go back to you. At ikaw, Noreen, lumarga ka na nga. Walang best actress trophy dito, ha? Yaya, huwag niyo po akong iwan, Yaya, please. Masamang tao siya! Masamang tao siya!